Hello everyone, it's me, Iren. Welcome back to my channel. So today's video, we are going to do a review of a foundation. So these are from the brand Kat Von D. So this is the Last It foundation by Kat Von D. And I know there are a lot of people have already given the reviews on this foundation, but since I live here in the Philippines, I really wanna try if this foundation is really good. So sa Sephora PH, mabibili nyo siya sa Sephora PH. Well, 2,157 pesos, and it has so many shades. I'm in the shade Light 45 Neutral, and it claims to be a 24-hour powder foundation with a flawless matte finish. So this product is vegan, completely free of animal derivative ingredients, and is formulated without parabens, mineral oil, paraffin, and fragrance. 24-hour wear, full cover, transfer resistant matte finish, sabi sa kanyang box. Tapos, when you open them, 12 months expiration, and yun lang yung nakalagay, 30 ml or 1 fluid ounce. So, very normal lang sa mga foundations. Ito yung hitsura niya. Actually, I don't know if it really matched my skin kasi ngayon ko pa lang siya gagamitin. Kaya nga, first impression, tatry natin kung talaga maganda nga siyang foundation. So, ayan, meron pa siyang lock dito kasi nga very new pa siya. Ang kanyang, hindi siya glass, but it's plastic. So, makikita mo yung shades niya dito. So, yan, tinanggal na natin. And then, it comes with a pump. Kaya, very hygienic siya. Tapos yung kanyang shade nasa ilalim, light neutral. Ayan siya. So according sa site ng Sephora PH, for a full coverage look, use a sponge and apply powder evenly to the face. So for buildable coverage naman, you can use a brush and apply evenly to the face. So I'm gonna apply half of my face na sponge, which is this sponge here from Beauty Blender. And half of my face, I'm going to use the Sedona Lace 928 na flat top brush. So, shake muna natin. And then pump. So, I have two pumps. So, yung consistency niya medyo thick. At hindi siya super runny. So, apply na natin siya on our face. Half muna. I don't have a primer kasi gusto nating matry kung maganda nga siya or long lasting kapag walang primer. So far makikita nyo siya, tapos ko nang i-apply yung aking half of my face. Match naman siya, ang light neutral. Perfect match siya sa skin ko. Buwasan lang natin yung kanyo. Ayan. So, ayan yung aking skin. Makikita nyo, na-cover naman niya ng konti, pero not so much kasi medyo visible pa yung aking mga acne scar dito. Tapos dito, ayan. Makikita nyo siya. So far, ang finish niya, hindi ko masasabing matte eh. Medyo may pagka-stickiness. Hindi siya powdery finish. Tapos nagsettle na siya dito sa aking nose line. Sa aking nose. So apply naman natin siya with a foundation brush sa half of my face. Tingnan natin kung anong mas much better gamitin. So ayan. I still have a foundation at the back of my hand. So lalagay na natin siya. I still need one pump, konting pump lang. Just like that, kasi kulang pa siya. So we're already done. Dito sa side na to, I use the Beauty Blender na sira-sira na.
And then this one, I use the flat top brush. So far, I think in my application, mas nadalian akong i-apply itong flat top brush. Kasi dito kasi, with the damp sponge, nag-create siya ng mga, alam mo yun, yung parang mga ganun-ganun sa nose. I don't know if you can see. Focus natin. Dito siya nag-create ng mga parang mga dot-dot comparing sa area na to na wala masyado. But it's still the same. The coverage is not full coverage in my opinion because as you can see, I still have, you know, yung aking mga acne scars dito na kailangan ko pang i-conceal para lang mawala. So far, mas nadalian akong i-apply with a flat top brush comparing with the beauty blender. So I'll be back to finish the look para medyo presentable naman yung aking hitsura. Napakainit kasi ng panahon ngayon. So I'm finally back. Naglagay lang ako ng blush, lipstick, tapos nagkili ng konti and then all that. And I'm already finished with setting my powder. Kaya so far so good naman. At ang una napansin ko sa after finishing it all, as usual, ang problem area ko talaga sa nose. Kasi pag kanina gumamit ako, diba, ng beauty blender na damp sponge. Tapos dito sa area na to, talaga ito lang talaga ha, yung mayroong damp sponge. I don't know if you can tell, lalapit tayo. Eh, parang nagkakos siya ng parang mga dot. Kahit nung inayos ko na siya ng konti, comparing dito sa area na to na wala. So far, makinis naman siya. Maganda naman yung finish niya nung sinet ko na siya ng powder. Tapos, naglagay na ako ng kompletong makeup. Medyo okay naman siya per se sa aking face. So, we will see that kung maging long-lasting siya. Tamang-tama at mainit ang panahon ngayon. Kahit nasa bahay ka lang, sobrang init ng panahon pag wala kang electric fan. So, we will back. It's already 12:14 p.m. So, we will be back later to check kung okay pa rin siya, kung as is pa din siya, kung long lasting. Tignan niyo, pinapapawisan na ako sa noo. So, yan, mabalik tayo later. Hey guys, and finally back to give my final verdict with the Kat Von D Lock It Foundation. So, ito na siya, best. It's already 11 o'clock in the evening. And so far, ang napansin ko, oiliness is next to ugliness na. I don't know if you can tell. Pero sobrang nag-oily ako. Alam niyo naman yung skin ko, diba? Very dry ako. Tapos combination. Oily lang sa T-zone. Pero mostly, hindi talaga ako sobrang nag-oil dito sa area na to. Pero ngayon, sobrang oily talaga niya. And wala naman. Hindi naman siya nag-cakey. But nag-oxidize siya sa akin. Hindi rin ako acidic masyado. Pero nag-oxidize siya. Masyado lang maliwanag. Pero buwasan natin. Ayan. Nag-oxidize siya sa akin. So, umitim ako ng konti. Personally, ha, yung nakikita ko dito sa salamin. After application. So, tatanggalin na natin yung oil kung or kung may transfer ba siya. Ayan. Wala talaga ako kaninang retouch. Kaya, sobrang init na init talaga ako. Gusto ko na magpunas at maligo. Usually, kasi yung iba ginagamit nila tissue sa pagtanggal ng oil. Wala naman siyang wala naman siyang transfer proof na nalagay sa tissue, konti lang. Tapos yun nga, oily lang talaga siya. So yun lang yung napansin ko. Longevity wise, hindi siya for 24 hours kasi hindi naman ako nagtagal lang 24 hours. But the foundation is still there, nabawasan lang siya ng konti. Hindi na siya ganoon ka kapal tulad ng kanina. Nag-apply lang ako 2 layers. Tapos, hindi naman siya nag-crease sa akin. Nung first application ko, nag-crease siya. At nag-accumulate ako ng mga dot sa mga ilong ko. At na kung ano-ano man. Tapos, ngayon, wala naman na after like 11 to 12 hours. Wala na siya. And so far na dun pa rin naman yung foundation. Hindi ko lang masasabi na 24 hours siya. But, hindi siya good for oily people. Kasi talaga nag-oil up talaga ako. Sometimes kasi, for us, what we are looking for is to control the oiliness. Second is, kung long-lasting ba. And third, kung magki-cake ba siya sa face natin or hindi. Kung very
very okay siya sa skin natin. Yun naman ang mga ipinaka-import natin sa atin, di ba? When it comes to foundations. But the rest, okay na. So, ayan. So, if you like this video, don't forget to thumbs up and comment below if you have any question. And don't forget to subscribe to my channel for more hauls, reviews, and makeup chore like Everland. So, we'll see you again next time. Bye!